Hi guys, welcome back to my channel. Ito na naman tayo, no? Hindi ko yan kilala, yan siya. Hindi siya celebrity. Vlogger siguro yan siya. Nakikita ko lang siya sa TikTok, nakikita ko lang siya sa FB. Ewan ko kung anong pangalan niya, Pay o Paye, or ewan ko, Payo, Payong Kaibigan. Dear sa pakialamera ako, pero nakita ko kasi siya palagi. Wala nang ginawa kundi laitin si Catherine Bernardo at Andrea Berliantes. Nagkaganda naman ang nilalait niya, eh. Shout out sa you girl, no, kung sino ka man, hindi ka naman kasikatan, parang kilala ka lang naman dahil sa pangalan ni Tony Powler, parang ganun lang, parang doon ko lang nakita na nandoon siya sa Toro family, so medyo sikat-sikat siguro siya, na hindi ko naman alam dahil hindi naman ako nanonood ng mga videos nila. Nakikita ko palagi yung manlalait niya, wala nang ginawa kundi manlait. Siguro naman kumita ka na sa pagbablog mo. Naka-afford ka na siguro bumili ng malaking mirror ba? Mirror on the wall. Tapos lagay mo dyan. Tapos tingnan mo muna yung sarili mo bago ka maglitlait. Tingnan mo muna maigi. Kung medyo yung pagretoke, barang ilong mo, kung pantay ba or straight ba or tuwid ba yan bago ka malait ng iba. At kakaiba din yung mga nilait mo, no? Yung talagang magaganda ba? Nung parang nakita ko yung si Andrea Berliantes, parang maganda naman talaga siya nung bata pa siya, no? Nanood pa ako ng Kadinang Ginto ba yun, Kadinang Blacklack, ewan ko, basta may kadina yun. Hindi ko naman pinanood all over or lahat-lahat, pero nakita ko lang kasi mga friend ako na nanonood sa mga palabas niya, bata-bata pa yun siya. Kaya parang likas na maganda na talaga yun siyang bata. At saka ito si Catherine Bernardo, may niretoke man dyan, ewan ko kung may niretoke dyan, parang ganun pa rin ang mukha niya, medyo mas gumanda lang siya ngayon. Kung may niretoke man dyan, di naman hamak na mas maganda talaga yung mga mukha nila kasi sa pagmumukha mo. So bago ka maglitlait, manalamin ka muna ba? Kasi nakakairita na basahin yung mga post mo dyan. Buti sana kung hindi ko mabasa, pagka-browse ko ng FB kahit hindi ko titignan, nakikita ko pa rin. So nakakaasar. Nakakaasar basahin, galing ang panglalait sa kalait-lait. Buti sana kung manglait ka. Hindi ko alam kung pag nagparituki ka ba ng ilong or ng lips mo na pinalaki mo, pagturok ng anesthesia, kung umipikto ba yun sa utak, makiat sa utak ba sabagay, malapit lang ilong sa utak. So, baka pagturok ng anesthesia sa ilong mo, makiat sa utak, kaya kaganyan yung utak mo, napiktuhan. Diba? Tsaka yung shout out din sa viewers ko, no, na alam na ang pakialamera ako. Sabi pa, get out of their life. Ano ba yun? Yung about kay Sian at kay Kim Cho. Binash niya ako. So, kung hindi ko pakialaman ang buhay ng may buhay, ano yung vlog ko dyan? Buhay mo? Kung buhay mo naman ibablog ko dyan, Inday, sino naman manunood nun? Wala naman silang pakialam sa buhay mo. Hindi ko nga may vlog yung buhay ko dahil wala naman pakialam mga tao sa buhay ko. Kaya buhay na may buhay ang pinavlog ko dito, no? Nakita mo? Kumikinang-kinang pa yung mga puso-puso dyan. So, ayun. Parang nakaka-disappoint lang na galing sa kalait-lait yung panlalait, no? Hindi ka ba pwede sumikat nang hindi ka manglait? Kailangan talaga manglait ka pa ng ibang artista para lang makilala ka? Or para lang sumikat ka? Or para lang mag-ingay yung pangalan mo. Yung hiya naman yung kapag mumukha ni Andrea Berliantes at ni Catherine Bernardo sa pagmumukha mo kung ikaw mismo ang nalait sa kanila. Buti sana kung yung nalait sa kanila ay maladyosa, kagandahan, natural na natural. Hindi galing sa retoke. E kung galing lang naman din sa retoke yung pagmumukha mo, bakit manglait ka pa? Dapat thankful ka dahil may pang-retoke ka. Dahil kung wala kang pang-retoke, hindi ganyan ang mukha mo ngayon. Sana tinignan mo din yung mga dati mong mga pictures, no, nung hindi ka pa nagparituki, tapos ninanamnam mo or nasa masa mo or minumuni-muni mo sa sarili mo kung gano'ng kaka. Hindi ko na lang babanggitin kasi marami naman magagalit sa akin. So, tingnan mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna din yung ugali mo bago ka mangialam sa buhay na may buhay. Chat, ako pala nangingialam sa buhay na may buhay. So, yun na nga, yun lang kasi yung ginagawa ko. Eh. Nangingialam ako sa buhay na may buhay. So, pasensya ka na dahil papakilaman kita. Kasi sobra-sobra na kasi mo nababasa ko ang papangit na. Kasing pangit ng nagsabi. Chat, yun na lang muna, no. Sana hindi na ako makakita ng mga ano-ano ba yung pag nag
open ako ng FB, hindi ko na makita yung pagmumukha ng baing yan dahil nakakaasar. Matutulog na ako, hindi ako makatulog, kakaisip sa pagmumukha niya. Na kung sana pa, bago siya manglait, tingnan-tingnan muna yung sarili niya kung ganda ba siya. Diba? Or siguro ganda-ganda ka na talaga sa resulta ng pagtuki sa'yo, kaya ka nanglalait. Diyos ko, may expiration yan, day. Pagka na-expired na yan, iturok ulit. Puro turok-turok ka na, buhay ka pa, may formalin ka sa katawan. Ah, formalin. Ewan ko kung ano mga nilalagay dyan sa mga retoke. So, ayun. Yan na lang muna. Sana yung mga iba kong mga manonood dyan, subscribe naman ako kahit papano at magchika-chika na lang tayo dito. Sa, hindi lang naman about sa panglalait yung mga chismis natin dito, no? Kung iba-iba pang sino pa yung mga pwede natin pag-usapan dyan. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye!